Yan guys, so ito Nissan X-Trail. Bali dito, ito yung power supply nya. Ito wala siyang ignition. Dapat pag susi mo yan, dapat dito meron na siyang ignition. Itong apat na yan, pati yung sa injector wala din. Tsaka dito sa map sensor, mas airflow. Ito yung 12 volts nya, wala din ito. Tsaka dito sa cam, ito ito yung supply nya, ito kulay nya, kulay brown yan. Wala din yan, kasi computer box nya hindi gumagana. Pakita ko sa inyo yung min, so ito yung min relay nya. Ito yung main relay. Ito bali, ito yung ground switch nya na manggagaling sa computer box. Itong green na ito, green white na maliit yan, isi-switch ng ano yan, ng computer box. So tunik ko dito, ito pag nag-ignition may supply sya rito tsaka dito yan. Bala, magsiswitch niyan computer box, may putol doon sa computer box kaya ayaw gumana. Ang history nito, nalubog ito ngayon. Bali, may nauna na gumawa nito. Bali, pangalawa na kami. Si yan, dami na, pinagkakalas na nila yan. Yan dito, kalas-kalas din yan, di nila mapaandar yan, kalas-kalas nila yan. Tapos pinalitan na rin ng apat na ignition coil, hindi pa rin nila napaandar. Hindi nila talaga mapapaandar dahil gawa ng ano, sira yung computer box. Yan guys, yan yung pinagkalatin nila ng coil. Ito, pinalitan na nila ng coil. Dapat hindi muna sila nagpapalit agad ng coil, dapat tinitesting muna. So ito, sa bagay ito, magagamit pa rin ito, na gagawin na lang reserba. Bali, ito yung isa na pinagpalitan sa ibabaw. Yan, apat yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung computer box na, yung computer box ng Nissan X-Trail. Yan. Dito sa IC, putol yung isang paa dyan. So, nagawan ko ng paraan, nahinang ko na siya. Okay na yan. Tapos, ito yung itong pangatlong terminal. Bilang dito 1, 2, 3, yan yung yan, 1, 2, 3. Ito yung ground switch ng main relay. Ito, so ito putol sya rito yan. Kung makikita nyo yung hinang na yan, dyan ko hinilangan kasi putol yan dyan banda yan. So okay na yan, naikabit ko na to, natesting ko na yan. Ngayon ayaw pa rin umandar.
Tapos in-scan namin, lumabas doon yung nuts niya. Nissan anti-theft system. So ito 'yon. Malfunction nung lumalabas doon. Putol din ito, guys. Ayun. Nahinang ko na rin. Ayun. Tapos dito sa kabila. Ito 'yon. Ayun. Kasi ito yung magbabato ng code papunta rito para buksan niya yung sa injector sa coil. Ito yung magbubukas niyan, ito yung babato ng signal. So hindi siya gumagana kasi putol nga siya rito. Yan, kaya hindi pa rin siya umandar. Yan. So re-repairin ko pa ito. May chichikapin pa ako diyan. Tapos pag okay na yun, papandarin na natin. Okay. So yung ni-repair yung sa nuts niya. Oh. Ayan, yung nuts, Nissan anti-theft system. Ayan, ni-repair yan. At saka dito, yung computer box, ni-repair ko na rin yan. Ayun, kakabit na. Nakabit na. So ngayon, papandarin na lang. Galing sa lubog. Okay. Sana mandar. Sana mandar. Ngayon. Yan, nagka-check engine na siya. Kasi dati walang check engine diyan sa panel din. Tapos walang supply doon sa injector, sa coil. Lahat wala din. Dead set talaga. Okay, start. Again. Yun, pag mumunpigayin sila yung cylinder ko. May tubig pa yung tangke yata. Yun, okay na. May tubig pa yan. Yun, no? Okay na, mandar na. Ayos na. Yung RPM niya gumagana, no? Wala pa pala yung ano, yung belt sa water pump. Nasalinan ko na ng tubig. May idle na siya. Oo. Yung belt, ikakabit ko para kumarga yung alternator. Ang dami pang gagawin dito. Okay, basta mandar na, okay na. Dami pang gagawin. So hindi pwedeng paandarin ng matagal kasi wala, yung belt niya, hindi pa siya nakabit. Balit, tinisting lang muna. Check na lang. Okay lang. Nasalinan ko na rin ng tubig to. Langis. Yung langis, may langis na yan. I-change oil natin yan. Oo. So ito, papalitan ko na itong belt. Bago may belt. Yung concern lang natin dito, yung under muna siya. Kailangan mapa-under muna. Ayun, under na. Yung under na. Tuloy-tuloy na yan. Okay na. Ayun guys. Nakabit ko na yung belt niya. Ayun. Tapos may tubig na ito. Ayan. Dati nung ginagawa ko to dito, ito walang power supply. Dapat pagsusi pa lang, mayroon na siyang positive na lalabas dito. At saka dito, ito yung cam sensor. Tinisting ko dito, wala din ng 12 volts at saka walang 5 volts. Pagka ganun na walang 12 volts dito at saka 5 volts, ibig sabihin, hindi gumagana yung computer box. At saka wala siyang check engine doon. Dito, mayroon din siyang 12 volts at saka 5 volts. 4.2, mga ganun. At saka 12 volts. Ito yung sa map sensor, mass airflow. Ganun pagtitesting ng kung gumagana yung computer box. Kailangan may 5 volts reference siya. Yan. Okay, so papandarin ko ulit. Kasi kanina hindi mapandar ng matagal gawa nang wala pa yung belt. Madi-discharge yung battery. Ang dami pang binaklas na, dami kong ibabalik. Kasi may nauna nang gumawa rito eh. Hindi nila mapandar. Yan. Yan, pag wala yung check engine light na yan, indicator na yan, ibig sabihin yan, hindi gumagana yung computer box. Yan. So, yung main relay, hindi rin siya gagana. Bali, dito yung main relay. Ito. Ito yung main relay niya, guys. Yan. Medyo madilim dito sa akin. Yan ang main relay niya. Okay. Bandarin natin ulit. Thank you.
So medyo palyado pa siya. So papalitan ko yung gasolina. Baka panis na kasi yun. May halo pang tubig. Yun, so kumakarga. Walang problema. Kunti na rin yung gas niya. Nakailaw na yung reserve. Yan guys, may minor siya. Yun, normal yung RPM niya. Medyo malamig pa kaya nasa 1000. Pero mamaya bababa yan, mga 800, mga ganun. Yun ang normal RPM niya. Okay. Pinalitan ko ng spark plug. Ito yung luma niya guys. Okay na. Repair ECM or ECU. Tapos yung nuts niya. Yung unang naging problema nito kaya ayaw umandar. Ayan. So marami pang gagawin dito. Power windows, door lock, wiper. Ayan, gagawin ko pa yan.